Pata, matap na. Guys, bumili po tayo ng pata rito sa palengke. Yan. Guys, morning. Ang menu po ni Kuya Latigo ngayon ay munggo with pata, guys. With dahon ng ampalaya. Wala po itong gisa, guys. Pakulo-pakulo lang. At panoorin nyo, guys, kung paano ko lutuin at masarap ito. Guys, pagkalambot ng pata at munggo, nilagay ko na yung ibang sahog tulad ng may konting bagoong alamang, may siling mahaba, dahon ng ampalaya, at tinimplahan ng konting asin. Then, 4 cubes. Ayun. Ito na ito, guys. Guys, walwal po tayo. Breakfast and lunch ni Kuya Latigo ay ang munggo with pata. Actually, guys, hindi ko gaano inuubos yung pata kasi baka hindi ko maubos. So, kung naglagay lang ako ng katamtaman na maubos ko. Napakasimple lutuin itong munggo na ito. Kahit bata, alam to eh. Pero ako, nakita nyo, guys, hindi ako gumamit ng mantika. Panalo. Yan, guys, araw ng Linggo. Likor ba na tayo ngayon? Wala po nang inom. Ganban din. Sunod muna tayo sa batas. Bukas, next Sunday, lubuto tayo. Bawal na mong kampanya ngayon, guys. Last day na kahapon. Pero pwede ako mag-analyze. Analyze po natin, guys. Ayun po sa mga surveys. Lamang po si BBM at Inday Sara sa pagka-president and vice president. Ngayon, ang tanong, totoo bang survey? Matagot ko, guys.
Ang sorbet is sayan. At the same time, arch. At lunis mo sa sorbet, nililinaw nila na mayroong margin of error. Kasi ilang percent lang naman ng sektor ang nasorbay nila at hindi lahat. Pero ang margin of error ay maliit lang. Palagay mo 4%, ibig sabihin, malaki pa rin ang tendency na ang survey ay maging tama. Kaya sa bahay naman ako kumakain. Kailan mo? Kailan mo? Ayan. Yung pag-usapan natin. Saan kumukuha na mabuto ang kandidato? Lalo na si Bumbum Marcos at Inday Sara na nangunguna sa survey. Sagot guys, makikita sa tanong. Ang tanong, who can best protect President Duterte? Ibig sabihin, ang makapagpatuloy ng programa ni Duterte at makapagbigay ng proteksyon sa kanya dahil may mga pananakot sa kanya na kampaan siya ng kaso after ng termino niya. Dahil marami pong mga adik poser at ang illegal drug protector na nangamatay during his term. Obviously guys, makipagbigay ng best protection kay Duterte
Tapos si Duterte. Yan ang tandem na BBM Sara. Diba? Kasi nandiyan si Sara eh. Unitim. So buto din, buto na yan. Malaking buto ni Pangulong Duterte. Sa support sa unity. Second question. Sino po sa mga lahat ng kandidato ang hindi sumusuporta na walang utang na loob sa mga makakaliwa pag nanalo? Ang walang koneksyon sa IPPNP, sino sa kanila? Pero number one si Ping, Takchon. Then the rest, except Lini and Isko. So guys, since ayaw nila dito kay Lini, dahil kung nakakonektado sa kaliwa, makakaliwa, dahil na yung ating mga kasundaluhan, police, ay bubuto ay si Ping Lacson or si BBM. Since kung ang pangalawa si Lini sa survey, most likely, bigay na lang nila ang boto nila kay BBM. Para mag-insure ang panalo. Sabi nila, malaki ang buto ng kabataan ngayon. Totoo yan. Pero, ang mga kabataan ay nag-aaral. Mas malaki pa rin ang impluensya ng magulang kaysa sa eskwelahan. Naranasan ko rin mga estudyante. Sa Catholic school, sinabi sa amin ng
madre na maghimba kami every Friday. Himba kami, wala kami magawa. Ngayon, pagkabataan ngayon guys, hindi tayo nakakasigurado kung ang kanilang suporta, karamihan sa kanila, ay sumusuporta kay Lini o kay Bongbong. Dahil tahimik po sila. Pero again, makakabuto sila. Sa labor sector, ang masa guys, masang-masa ang supporter ni Bongbong Marcos. Makikita iyan sa mga rally. Dahil gusto ng mga masa, umunlad ang bansang Pilipinas. Kasama na sila doon. Kasama na tayong lahat doon. So, sino ang mananalo? Bukas eleksyon ha. Isang tulog, dalawang tulog na lang mala. May bago na tayong Pangulo ng Pilipinas at Vice Presidente. Ako guys, kahit wala ang survey guys, tingin ko mananalo si Bongbong Marcos for President and Inday Sara for Vice President. Dahil tanggap sila ng mas malawakang Pilipino, mas karamihang Pilipino. So, yan ang aking pananaw. Antabayan na natin. Walang tulog na lang. So guys, tapos na ko kumain. Busog na busog. Huwag tusawa ako. Marami pa natira. Pero hanggang dito lang muna ako guys sa aking analysis. At babay na muna.